What's up guys, OX here, back again with another video. But before we go to the topic, gusto ko munang magpasalamat sa inyo sa support sa channel ko and thank you very much. And sa wala pa nakasubscribe, click the red subscribe button lang below para update ka sa how to tech guides and tips. And this video is 10 tips you should know before buying an amplifier. So let's go! Tip number 1. Always check RMS rating and not PMPO. Peak music power output kasi or PMPO ay hindi accurate na base yan sa power ng amplifier. Always ask the seller kung alam nila yung RMS rating for more accurate matching ng speakers. Karamihan kasi ng mga seller is PMPO lang binibigay sa mga customers kaya nakakalito minsan kung ano ba talaga ang pwede i-match na speakers sa amplifier mo. Tip number 2. Alamin kung saan mo gagamitin yung amplifier mo. Kung for home purposes lang naman or home audio, better na integrated amps lang na low to medium power na sakto lang na madinig sa buong bahay. Pangit naman kasi pag binulabog mo pa yung kapitbahay mo kung malakas yung amp mo. Low wattage na amp is enough to fill our living space kasi nakadepende na lang sa setup ng speakers mo ang tunog. Kung outdoor naman, for event purposes, kailangan mo na ng medyo malakas na amplifier kasi malawak na ang sound space kaya minsan yung akala mo malakas sa loob ng bahay ay parang mahina na siya sa labas. Advantage niyan is hindi mo na kailangan itodo ang volume at hindi na makompromise yung quality. Tip number 3. Always check other people's response and reviews. Always magtanong and check other people's review lalo na kung bibili ka online at sila ay may experience na bumili ng amplifier na same brand. Minsan kasi, imitation lang or fake at malaki ang expectation mo, yun pala is low quality and madaling masira. Nasa huli po ang pagsisisi. Tip number 4, always buy from a trusted store or brand. Brand always matters kasi nagkapangalan na sila sa quality and trust ng mga customers nila. Brands like Sakura, Concert, and Kevlar, although they are not made in US or Japan, alam na natin yung quality nila kasi nagkapangalan na sila dahil sa quality and always buy your equipment or amplifiers sa official stores nila or trusted electronic stores. Sa bangketa kasi lalo na sa raon yung walang actual na physical stores, madami diyang peke or underpowered at walang quality control kaya madaling masira. Tip number 5. Always check features on the desired amp. Amplifier with more features is better. For example, USB, Bluetooth, and FM, easy na i-setup at hindi na kailangang bumili pa ng mga player or tuner and makakatipid ka pa sa ibang equipment na kailangang bilhin. Tip number 6, for video purposes, maghanap tayo ng amplifier na may multiple mic input and built-in effects and connectivity sa karaoke player. Kung gusto nyong i-connect, always check po ang seller sa connection and required na input sa pag-setup ng karaoke. Tip number 7, always check if your amplifier has built-in fan. Importante po sa amplifier ang cooling ng components sa loob nito. Madali kasing uminit ang amp lalo na kung napipiga natin ng musto ang volume. To avoid overheating and further damage ng components, always check kung may fan at gumagana ito. Tip number 8, buy amplifier with multiple inputs. Mas maganda ang amplifier with multiple inputs or may input selector switch. Minsan kasi, pag nasira ang isang input, pwede ka lang mag-select ng input na nagpa-function. Pag single input lang kasi, pag nasira na ang isa, wala ka ng ibang option kundi ipaayos na sa repair shop. So always dapat may backup na input. Tip number 9, always do a sound check kung bibili ka sa physical store. Kung bibili kayo ng amplifier, dapat pa-demo mo muna and double-check ang mga kailangan mong i-check. From knobs to input jacks, minsan kasi pag bumili tayo sa online, hassle na kung i-return pa natin yung item kasi defective. And it's better to buy na on actual store para maiwasan ang abala at di na masayang ang pinag-ipunan natin. Tip number 10, ask for warranty. Hindi all the time na maganda ang kondisyon ng amplifier natin, dapat may warranty in case na masira, lalo na kung mahihiram.
pag binalik na, wala na, sira na. So ayan po mga sir yung 10 tips you should know before buying an amplifier. Thank you sa panonood and always remember, like and subscribe for more videos like this.